Ayan mga kasari, pinailawan ko lang kasi 5:15 PM na, so medyo madilim na dito sa ating loob ng tindahan, dumidilim na siya. So ayan, meron tayong nabili ng isang balat ng Choco Mucho, tapos tiglilimang piraso ng Sito Solo Green, Yellow at saka Red. Tiglilima lang ang binili ko kasi talagang napakatumal guys ng ating negosyo ngayon, January. Ayan, tapos isang tie ng ating keratin gold. So bumili lang ako ng keratin gold kasi nakita ko dun sa suki natin ng grocery is meron siyang free na isang piraso. So bali 11 pieces lang yung babayaran mo dito. Tapos meron tayo ditong ayan, hindi dapat din ako bibili ng ganito dahil naka free na lang din siya yung 6 pieces. 6 pieces lang yung babayaran mo, free yung isang piraso. Kaya bumili na rin ako kasi magbenta naman ito sa akin. Tapos meron lang tayo ditong Argentina na meatloaf, 2 piraso. Ayan. So yung iba natin, so Sito Solo is nasa prep na. Kaninang umaga pa kasi tayo namili. Good afternoon mga kasari. Time check natin is 5:22 PM. So medyo dumidilim na. So parang simula yata tanghali, napakalakas ng hangin. So nakatulog ako ng from 1 PM yata yun or 2 PM hanggang 3:30. Ayan, so medyo mahaba rin ang tulog natin. So it means walang bumili sa mga oras na yun. Kasi kung may bibili man, magigising ako dahil nga yung doorbell. Ayan, so napasarap yung tulog natin kasi nga lagi tayong puyat gabi-gabi. So ngayon, napakatumal no guys. Nakakaramdam ba kayo mga kasari, talaga napakatumal nitong January. So pati yung mama ko kasi may tindahan din malapit din dito sa amin, talagang sabi niya talaga napakatumal din, halos walang bumibili maghapon. Ayan, so hindi tayo nakakakota, wala tayong magagawa. So kaya ilang araw din hindi tayo nakapamili, tapos kanina lang dahil nga yung Sito Solo natin is ilan lang. So tapos umaandar pa yung ref natin, tapos ultimo mga debote halos hindi umuusad, diba? Sayang yung kuryente. Ayan, kaya nung isang araw talagang pinatay ko. So for today's topic, pag-uusapan lang natin yung malaki kasi nung isang araw, ay kahapon pala, kakwentuhan ko kasi yung dun sa yung borders ng ating kakumpetensya dito sa May Kanto. Ngayon, dito kasi nagtataka lang kasi ako dahil bagong borders na kasi yun. So nagtataka ako sa kanila kasi dito sila bumibili. Samantalang may tindahan naman din yung kanilang yung may-ari ng kanilang inupahan. Ngayon, hindi ko naman tinatanong. So kasi hindi ko naman din ugali magtanong din na bakit dito ka bumibili, may tindahan si ganito, may tindahan naman yung may-ari ng inuupahan mo. So hindi ko naman ugali magtanong, sila yung kusa nagkukwento sa akin. So kasi doon puro sila mga lalaki kasi nagtatrabaho nga sila sa bakery na suki ko na binibilhan ko madalas ng tinapay, lalo na yung buns na tinitinda ko. Ngayon ikwento niya nga na kaya dito nga siya bumibili kasi hangga't maari ayaw nilang bumili doon sa doon sa may-ari, doon sa may-ari ng inupahan nila. Kasi nga daw iba daw talaga yung ugali, kasi lagi daw nakasimangot, tapos minsan nagdadabog daw, tapos minsan ang tagal daw ng pagbebenta, tapos yung iba rito nagpapajikas. Kagaya nung isang araw, may nagsabi rin sa akin ng borders niya, nagpajikas dito, sabi minsan kasi magpajikas ako doon ang tagal, ganito ganyan, o diba? Kaya nga sabi ko, bilang sari-sari store business owner, pag negosyante ka talaga, diba, napakalaking points talaga yung ugali ng isang tindera or isang negosyante. Hindi natin makukuha yung mga tumer natin sa mahal ng benta natin, sa mura ng benta natin, kahit mura pa yung mga benta natin compare mo sa kompetensya natin. Kadalasan pipiliin pa rin ng ating mga customer yung bibili doon sa tindera na hindi masungit. So ngayon, sa masungit nga daw, tapos basta iba lang din daw ang ugali. So hindi naman ako nagtatanong, so kusa naman siya nagkukwento sa akin.
Ah, sabi ko ganun ba? Sabi kong ganun. Kasi ayoko rin naman na mag-comment ako. Kasi baka mamaya mapasama pa. Alam nyo na, di ba, alam nyo na yung people of the Philippines, minsan meron ka lang comment na ano, tapos pagdating sa kanya or sa ibang tao, iba na yung kwento, di ba? Kaya ako'y nakikinig lang. Ako naman kasi, talagang kahit naman kanino, kahit naman nung ako'y empleyado pa lang, nagsusungit lang ako kadalasan sa mga tao na yan, kagaya ng mga utang sa akin na nakakailang ulit na. So, sinasabi ko naman in a nice way. Eh, depende nga talaga yung ugali ko sa kaharap ko. Lalo na pag ganitong negosyante ka, lalo pag mga ganitong sari-sari store, kailangan talaga ng maayos na pakikitungo sa mga customer natin. Kasi dyan mo talaga makukuha number one yung mga customer mo kapag maayos yung pakikitungo mo sa kanila. Sa negosyo, hindi mo makukuha yung mga customer mo sa mura man ang benta mo o mahal. Kahit mahal ang benta mo pero kung maayos ka naman nakitungo sa kanila, sayo't sayo pa rin bibili yung mga customer. Ganun. Kaya sa mga baguhan na nagsasari-sari store, alam na this, di ba? kung masungit man kayo, kung inborn man na masungit ang mga kasari ko dyan, pigil-pigilan na ninyo yung sarili ninyo. Kasi hindi kayo makakahatak ng customer pagka ganyan. Pag lagi kayong masungit. Kasi gusto nga yung lagi ko nga na-share ko nga dati sa aking vlog. Gusto kasi ng mga customer natin. Kasi ako man ang lumagay sa kalagayan ng mga customer natin. Eh ayaw ko rin talagang sinusungitan. Kaya pag meron akong tindahan na mabibilhan na masungit, hindi ko na talaga inuulit na bilhan. Sa susunod, sa isip ko, hindi na ako bibili sa iyo kasi ang sungit mo, di ba? Lalo na pag lagi ka nakasimangot, tapos may pagdabog ka pa, ay talaga naman, mawawalan ka ng customer, di ba? Sabi nga kahapon nung borders niya, yun na nga, kasi ate nakakawalang gana naman bumili pagka yung tindera, Emma. Lagi nakasimangot, tapos may pagdabog pa minsan, di ba? Tapos bukod doon, mabagal pa magbenta, o di ba? So, kaya kailangan sa pagiging tindera ay yung kailangan always smile, tapos yung mabait ka, ayan. Tapos, syempre yung mabilis kang magbenta. Ayan, tatlong bagay din na yan. Ay pag in-apply mo, eh talaga naman, eh kahit na may kamahalan yung paninda mo, ay pupuntahan ka pa rin ng mga customer. Ayan. Kasi number one talaga yan na hinahanap ng ating mga customer. Yung mga ganyan na pag-uugali bilang tindera. Ayan. So, ayun lang ang ating share for today. At kakatapos lang din naman natin na maglinis ng bahay. Kasi pag gising ko kaninang 3:30, ariba na ako sa paglilinis ng bahay. Kasi umaga pa naman ako naliko. Hindi mo maintindihan ang panahon, no? Kung malamig ba o mainit. Ayan, nakakalog ka. Napakatumal. Pero laban lang. Kasi hindi naman habang buhay ibibigay sa atin ni Lord yung ganito. Ang importante, may benta pa rin tayo. Ayan. So, hanggang dito lang yung ating vlog for today. Sana nagustuhan ninyo mga kasari, lalo sa mga baguhan na nagsasari-sari store sa aking mga kasari dyan. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!